at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awiting sa piging na handog niya sa tayo'y magbigay gana sa Diyos na sa ating may nala. Nanay na po niya, inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong. Alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang
ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mong na maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipakintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kami na nagliliwanag sa iyong katapatan na lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang diigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman at kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagtagumpay, nalupit ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nagngangalang Jairo, isang tagapamakala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw bukay po ang anak kong dalagita, kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan
Ano pa, halos maipit na ang Panginoon. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalagin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sakalip ay sinabi sa tagapamakala, huwag kang magbagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila ay pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdaka ay bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na at namangka ang lakad. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niya na bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Itong anak na dalagita ni Jairo, may sakit at siya ay nasa comatose. Bakit pinagaling ng ating Panginoong Jesus itong dalagita at pinalakad muli? Ang dahilan po, si Jairo ang ama. Lumapit kay Jesus, hiniling niya na pagalingin ng Panginoon ang kanyang anak na dalagita. Sapagkat hiniling itong ama si Jairo kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na nasa comatose, pinagaling nga ng ating Panginoong Jesus itong batang dalagita.
Ano ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo? Kung mayroon tayong kailangan, lumapit lamang sa Panginoon at humingi ng tulong. Ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan. Laging lumapit sa ating Panginoon. Ang problema po sa atin, ang bawat isa sa atin may kailangan din. Pero hindi natin nakakamtan ang ating kailangan. Bakit? Hindi kasi tayo lumalapit sa Panginoon at humingi ng tulong. Yan tayo nagkukulang. Napakahina ng ating pananalig sa ating Panginoon. Kung may kailangan, lakasan natin ang ating panalig, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At hilingin natin ang kanyang tulong. Basta't mayroon tayong pananalig sa Panginoon at lumapit tayo sa Kanya para humingi ng tulong, makukuha natin ang ating kahilingan. Laging lumapit sa ating Panginoon. Kaya tayo ngayon ay tumayo at ipakayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lakat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at hingin natin ang pagpapagaling mula sa Diyos. Ang ating tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkatawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo.
Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihan na magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng pag-aakin ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo na ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamakaw.
sa pag-ibig mo na ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mo na naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinigiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama.
pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patamisin at tagkan
ang sakit nang magningas ang rikit. O Jesus, ilumin mo aking spedang puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakaw, bukayan nawa kami ng aming iniakin at pinagsalukan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga na lagi namin maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na muna po ang lahat. Ngayon po ay Linggo ni Apostol San Pedro, Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa paghuhubog at pagsasanay ng mga seminarista, mga pari at mga relihiyoso sa buong mundo. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa sariling lamang, walang sino man ang namamatay para sa sariling lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Paalala,
Sa darating na buwan ng Hulyo, ipinapaalam sa lahat, lalo tigit sa mga sumusubaybay sa live streaming mass ng Quiapo Church, ang oras ng mga misa ay ang mga sumusunod. Sa umaga, 5 a.m., 6 a.m., 9 a.m. at 10 a.m. At sa tanghali ay 12:15. Sa hapon naman po ay 3 p.m., 4 p.m. at 5 p.m. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, maliban lamang po kung Biyernes, ito po ay magsisimula sa ganap na ika-4:15 ng umaga. Pinaalalahanan po ang lahat ng mga nagsisimba at dumadalaw sa simbahan na ito na panatilihin ang pagsusuot ng face mask, face shield at physical distancing para makaiwas sa nakahawang virus ng COVID-19. Mag-ingat po tayong palagi sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang bukal sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin.